Hello guys! Welcome back to my channel. I'm Dory. Today's guys vlog, pag-usapan naman natin ang rabies. Diba, usong-uso yung rabies ngayon guys. At marami ang namamatay dahil sa rabies. Talagang napakatindi ng rabies guys. Pag kayo ay nakagat o nakalmot ng isang hayop na may rabies. Ngayon guys, pag-usapan natin kung ano ba ang first aid sa nakagat ng rabies. Diba? Kahit hindi tayo doktor, dapat alam natin kung ano ba yung first aid na dapat natin gawin kapag tayo ay nakagat ng isang hayop na may rabies. Mas maganda guys na may first aid para mas makaiwas tayo sa mas matinding problema or sakit na dala ng rabies. Eto guys, kung ang aso ay alaga nyo o alaga sa bahay, eto lang ang dapat gawin na first aid para sa alagang aso. Para sa inyo, pag nakagat kayo ng aso nyo. Una-una, hugasan nyo yung nakagatan ng aso sa isang tuloy-tuloy na gripo ng tubig. Yung agos ng tubig dapat guys, doon nyo hugasan. Huwag nyo papatayin yung tubig. Hayaan nyo lang siyang umagos at hugasan nyo maigi yung sugat nyo. Sabunan nyo siya guys. Mga 5 minuto. Tapos, pangalawang first aid, ang gamitin yung sabon guys, mas effective daw yung sabong panlaba. Kasi mas matapang ang sabong panlaba. So, ayun ang isabon nyo sa inyong nakagatan ng aso. Yung pangatlo guys, kung matindi ang pagdurugo ng kagat ng aso o nung kalmot, kapalan lang to guys ng isang malinis na bimpo. Naririnig yung aso, diba? Isang malinis na bimpo lang ang itapal nyo para maampat ang pagdurugo. Number 4 guys, huwag kuskusin yung sugat na nakagat ng aso. Kasi kapag kinuskus ito, baka magkaroon ng infection palalo. At lumaki pa yung sugat na dala ng pagkagat ng aso. Pang-5 guys, pagmasdan sa loob ng isang oras yung sugat, yung pakiramdam ng isang taong kinagat ng aso. Kung may sinyalis ito ng infection, kagaya ng lagnat, pangihina, baga sa paligid ng kinagatan, nana, at pangihina ng pasyente, dalhin agad ito guys sa ospital kapag may ganong sinyalis na nararamdaman ang pasyente sa loob ng isang oras. Ka-6 guys, pagmasdan din yung aso kung may sinyalis ng rabies. Paano ba malalaman kung ang aso ay may rabies? Kung ito ay naglalaway at kung ito ay namumula yung kanyang mata. Ay yung karaniwan guys na may rabies yung isang aso o isang hayop. Tapos pang-7 guys, ikulong yung alagang aso ng 10 araw. Kasi after 10 days, doon lumalabas yung sintomas ng rabies sa isang taong nakagat. At kapag ito ay lumabas ng sintomas ng rabies, kailangan yung asong kumagat ay maidala agad sa doktor upang kanilang mapag-aralan. Kung ang aso ay may sintomas ng rabies, guys, sa loob ng 10 araw, ito ay mamamatay agad. Ang asong may rabies, ito ay may sinyalis ng pagbubula ng bibig, pagkaulol at paglabis na agresibo. At sa loob lang guys ng 10 araw, mamamatay na ang asong may rabies. Ito naman guys, first aid naman to kung yung aso ay asong gala o asong kalye o tinatawag na dog stray. Yung mga pag-alagala sa kalye. Ito guys yung first aid na gagawin nyo. Katulad yung sa una na kung ang alaga nyo ay alagang aso nyo sa bahay. The same lang pero may pagkakaiba lang sa huli. Unang-una, hugasan din yung sugat na nakagatan for 5 minutes sa tuloy-tuloy na tubig sa gripo. Tapos, pangalawa, sabunan ito ng sabong panlaba.
kasi mas effective daw iyon dahil mas matapang ang sabong panlaba. Pangatlo, kung ito ay nagdurugo, malakas na pagdurugo, dampian lang ito guys ng malinis na bimpo upang maampat yung pagdurugo nito. Tapos pang-apat, obserbahan ng isang oras yung pasyente at kung may nakitang senyales, kagaya nga nung una na may senyales ng rabies katulad ng panghihina ng pasyente, lagnat, at mumula at pamamaga ng paligid ng kinagatan ng aso at yung pagnanala ng sugat. Lalong-lalo na yung panghihina ng pasyente. Dapat natin itong agad dalhin sa ospital upang kumonsulta sa doktor. Pang-apat guys, huwag kuskusin ng maigi yung sugat upang hindi ito makadagdag sa infection at lumaki pa yung sugat na dala ng kagat ng aso. Panglima guys, huwag gumamit ng tape para matakpan yung kagat ng aso kasi kinukulong lang nito yung bakterya na dala ng pagkagat ng aso o yung rabies mismo. Pang-anim, dalhin agad guys sa ospital yung asong pasyenteng nakagat ng asong palaboy. Kasi guys, pag palaboy, hindi mo talaga mare-recognize kung yung aso ba na yun ay may rabies o wala. Kasi walang nag-aalaga. Unlike sa asong alaga sa bahay, alam na alam ng may-ari yan. So ayun, kailangan dalhin agad siya para siya mabigyan ng vaccine para sa anti-rabies. Kapag ka guys, ikaw ay kinagat ng asong gala, ang ibibigay sa iyo ng doktor ay kailangan mo ng tetanus booster. Kasi para yon, para talaga sa protection mo. Kailangan mo rin ng mag-antibiotic. Para masigurado ng doktor na ligtas yung pasyenteng nakagat ng aso o ng kahit anong animals. Ayun lang guys, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe and share na din guys. Ang next video ko guys is ano nga ba yung rabies? At ano nga ba ang sintomas ng hayop na may rabies? At paano ito maiiwasan? Ayun lamang guys, goodbye and thank you for watching. Bye-bye.